Welcome po sa video natin about what's versus what are's. Siguro, pamilyar na tayo sa term na ito, ang what's. Pero, ano ba itong what's? Ang what's ay ang unit ng tinatawag sa electrical na power. At may abbreviation itong letter W. Commonly, nakikita natin itong watts sa mga appliances natin sa bahay. Halimbawa, itong LED type na downlight at meron itong wattage or power rating na 3 watts. Itong electric fan at meron itong wattage or power rating na 35 watts. At ito namang aquarium pump at meron itong wattage or power rating na 8 watts. Ano naman itong tinatawag na watt hour? Ito ay ang unit ng tinatawag na energy. At meron itong abbreviation sa unit na letter W at H. So what is W at ang watt hour ay WH. Itong watt hour ay tumutukoy sa energy na maaaring i-consume or i-supply ng isang load or equipment. Ang mga distribution utilities na gaya ng Meralco at mga electric cooperative ay nagkukwenta sa bills natin batay sa energy consumption ng bawat appliances natin. Pero, nasa 1,000 ang basis or yung tinatawag na kilo. Halimbawa dito ay itong billing sample na may 272 kWh. Ang katumbas nito ay 272,000 Wh. Common electrical devices na may Wh rating ay ang mga battery. Halimbawa dito ang mga sumusunod na batteries. Gumawa tayo ng illustration upang makita ang relationship ng watts at watt hours. Ito ay ang paglagay ng supply at load or appliances. Ang supply ay ang battery na may energy rating na 600 watt hour. At ang load ay ang bulb na may power rating na 60 watts. Ang battery na may energy na 600 Wh, kung 60 watt ang power ng load na nakakonect dito, magtatagal lamang ang battery sa loob ng 10 hours. Samantala, ang ganung battery pa rin kung 30 watts lamang ang power ng load na nakakonect dito, mas magtatagal itong mag-drain na aabot sa 20 hours. Ngayon, i-relate natin sa solar power setup natin. Meron tayong tatlong loads. Ang LED bulb na may 3 watts na power, ang electric fan na may 35 watts na power, at aquarium pump na may 8 watts na power. Dito sa sample table, i-fill in natin ang mga details ng mga loads base doon sa na-discuss kanina. Sa pag-compute ng energy, kakailanganin natin ang formula na ito. Watt hour is equal to watts times R. Sa LED bulb, 3 watts ang power rating niya. At naka-on ito sa bahay sa loob ng 8 hours. Kaya, gamit ang watt hour formula sa itaas, makakakuha tayo ng energy consumption nitong LED bulb na 24 watt hours. Sa electric fan naman, 35 watts ang power rating niya. At gagamitin natin ito sa loob ng 10 hours. Kaya, makakapag-consume ito
ng energy na 350 watt hours. At itong aquarium pump naman, 8 watts ang power rating niya. At dahil aandar ito sa aquarium, sa loob ng 24 hours, makakapag-consume ito ng energy na 192 watt hours. So, recap tayo. Ang watt or watts ay ang unit ng power. Halimbawa, 3 watts na power ng LED bulb. Ang watt hour naman ay ang unit ng energy. Halimbawa, ang battery ay may 600 watt hour na energy na naka-imbak. At sa pagkuha ng energy consumption ng bawat appliances, kailangan natin malaman ang power rating nito at kung ilang oras ito gagamitin. So yan po ang kabuuan ng ating discussion about watts versus watt hour. Para magiging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin, please subscribe and hit the bell button.